ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat, hagip lahat, malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila, kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube, at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas! Pilipinas! Pagpataw ng SRP sa bigas, abo ba ayon sa grupong Sinag? Ronda Pilipinas! Unang dalawang araw ng hahalik sa o pahalik sa traslasyon, naging mapayapa ayon sa PNP. Ronda Pilipinas! Posibleng parusa laban sa NGCP kaugnay sa blackout, pinag-aaralan ka ng pamahalan. Ronda Pilipinas! Dalawa patay, siyam sugatan sa banggaan ng dalawang sasakyan dyan po sa may California, USA. Ronda Pilipinas! At balitang pabalakasan sa Bales eruption, hindi umubra sa rematch kontra Taguig City General sa NBL Chairman's Cup. Ronda Pilipinas! At sa balitang showbiz, pelikulang Rewind ni Mariana Ding Dong, mahigit kalahating bilyong piso na ang kinita. Ronda Pilipinas! At sa ating NBI, payslip na basta-basta lang isinulat. O kaya sa papel, o kaya sa kahit saan. Nako, bawal iyan! Ronda Pilipinas! At sobrang kalungkutan, may masamang epekto nga ba sa kalusugan? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat, hagip lahat, malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila, kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas! Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube, at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tama, live na live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, at live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations, and of course sa Radyo Ronda, at sa lahat ng mga gumagawang o ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Junior! Ronda Pilipinas! Sa detalye ng mga balita natin, binigyan din ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG na malabo bang may patupad sa ngayon ang pagpataw ng suggested retail price sa SRP o yung sinatawag na SRP sa bigas.
Kung na ito sa plano ng Department of Agriculture o DA na magtakda ng SRP sa bigas upang matiyak na mananatili itong abot-kaya ng mga Pilipino. Ayon kay Sen. German Rosendo So, mahirap magpataw ng SRP sa bigas, lalo na tumataas na rin ang presyo nito sa world market. Ngayon kasi yung towards February, yung itong majority na stocks is magiging mga imported. So, yun ang dapat tingnan mabuti kasi kung tumaas yung world market ulit, mahirap pag-set ng SRP dahil magalaw yung dagdigan na presyo ng bigas. Aminado si Chairman na ang Pilipinas pagdating sa bigas dahil naging dependent niya ang bansa sa importation ng mga nagdaang taon. Dahil dito minunggay ng opisyal ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng bigas sa bansa. Itong bigas talaga hirap tayo, no? Dahil naging dependent tayo dun sa importation for the past year. Ito is yung direction naman ng ating DA, headed by Secretary Chu Laurel, medyo dapat lumawak yung ating production. So siguro yun ang magandang direction, pero hindi ka ganun kabilis yan. Yun ang nakikita natin. At least, ito administration nito is sinusulong yung more local production. Pagka nag-SRP tayo, maapektuhan na naman ang importasyon niya. Oh, baka wala na mag-import. Yan po ang tinig ni Samang Industriya ng Agrikultura, Chairman Rosendo So, sa eksklusibong panayo ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Sa Mandala, pinabura ng ilang mamimili ang plano ng Department of Agriculture na magdadakda ng suggested retail price o SRP sa bigas. Ito'y kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas mula pa noong Disyembre na ayon sa Philippine Statistics Authority ay siyang pinakamabilis na rise inflation sa loob ng 14 na taon. Una lang iginiit ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na makakatulong ang SRP upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas sa mga Pilipino. Kaugnay nito, nagsasagawa na rin niya ang ahensya ng konsultasyon sa mga industry players at stakeholders, kabilang ang consumer and producer groups, traders at millers para sa planong SRP sa bigas. Ronda Pilipinas! Samantala, pumalo na sa mahigit 200,000 deboto ang dumagsa sa Quiapo Church. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, isang araw bago ang translasyon ng itim na Nazareno, kaugnay ito, walang nagmo-monitor na untoward incidents sa Quiapo Church at mapayapa rin ang nagtapos ang mga naunang misa sa simbahan. Yung ating mga deboto, yung ating mga kababayan ay pumunta dito sa Quirino Grandstand kung saan nga naitala natin dyan yung bilang nila na umabata tayo ng mga 224,250 simula nung nag-start itong ating pahalik dito sa Quirino Grandstand. At natutuwa naman tayo dyan na mag-unit sa hanggang ngayon, sabi nga natin wala tayong naitatala anumang kaganapan na maaaring pumukaw sa aming kamalayan. Kasunod nito, nag-deploy na rin ang MPD ng mahigit 16 na mga tauhan ng kapulisan, partikular na rin ang AFP, PCG at MMDA sa mga area na dadaanan ng traslasyon bukas ito. Para sa seguridad ng mga deboto. Gagamit tayo dyan ng hindi bababa sa 16,000 security forces. Kasama na natin dyan yung ating AFP, yung ating Philippine Coast Guard, MMDA. Lahat na gagamitin natin dyan para bantayan natin yung ating mga kababayan. Itong mga MPD personnel naman natin, dinistribute natin ito. Gagamitin natin ito dito sa may area ng Quiapo at dito rin dito sa may area ng Quirino. At saka yung mga pagdadaanan nitong ating traslasyon. Sa Mandala, nagpatupad ang National Capital Region Police Office ng gun ban at liquor ban sa Manila. Epektibo ngayong araw bilang paghahanda sa nalapit na pista ng itim na Nazareno, kasabay na rin ang paalala ng PNP sa publiko.
Ito pong liquor ban natin, mag-i-start po ito ng ngayong umaga po, alas 7 po ng umaga, hanggang January 10 po ito, ng alas 7 rin po ng umaga. At ipaalam po na rin po dito, meron po tayo ditong gun ban kung saan po umiiral po ito dito sa Maynila. Pagdating po ng, kanina po, nag-i-start na po ito, January 8, 12:01 po, hanggang January 12, 10 po, ng 12:01. At ganun din po yung ating pang mga iba pang mga advisory na ipinapalabas po para po malaman ng ating mga kababayan. Wala rin po tayong yung ating pong no-fly zone din po, drone zone din po, at no-sail zone po dito po sa may pagaganapan po ng activities natin sa grandstand at saka din dito po sa chapter sa vicinity po niyan. At umaasa po tayo na yung ating mga kababayan ay tutugon dito sa ating mga panawagan. Yan po si Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis, Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Pag-i-invest sa NGCP, pinag-aaralan mabuti ng Maharlika Investment Corporation. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Gilbert, go! Pinag-aaralan mabuti ng Maharlika Investment Corporation ang pag-i-invest ng bahagi ng Maharlika Fund sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito sa harap na rin ang isyo sa umunikapalpakan ng NGCP sa nangyaring power interruption sa Panay Island. Inendorso ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. ang mungkahin House Speaker Martin Romualdez na invest ang Maharlika Fund sa NGCP, kung saan sa pamamagitan daw nito ay mapapalakas ang energy sector at matutugunan ang ilang hamon sa hanay ng enerhiya. Sinabi ni Consing na ang NGCP daw ang backbone ng power system ng bansa at ang maayos na operasyon nito ay mahalaga sa ekonomiya at lipunan. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang Maitodong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita, nakatutok na ang Philippine National Police sa gaganaping traslasyon 2024 sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno bukas Enero 9. Maliban sa 15,000 naka-deploy na tauhan, nakahanda na rin ang standby force upang tumulong sa pagbibigay ng kaayusan at seguridad sa gaganaping prosesyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, mananatili ang deployment ng mga pulis sa kabuuan ng mga aktibidad sa traslasyon bukas ito. Inaasahan namang aabot sa 2 hanggang 3 milyon ang mga deboto ang dadalo sa traslasyon na ilang taon na natigil dahil sa pandemya. Ronda, Pilipinas. Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng parusa sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at the operators ng ilang planta sa hindi planadong shutdown ng power generators na malinaw na dahilan ng blackout sa Panay Island. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta, maaaring makumpleto ang investigasyon sa panibagong blackout sa loob ng 6 hanggang 8 taon o 2 buwan. Kaparehoan niya ito ang tagal ng panahon na iginugol sa pag-iimbestiga sa power interruption na naranasan sa Western Visayas noong April 2023. Idinepensa ng NGCP ang sarili nito sa katwirang hindi nila kasalanan ang nangyaring brownout. At mandato nito ang magbigay ng transmission services at hindi makialam sa power generation. Gayun pa man, nilinaw ni Dimalanta ng mandato rin ng transmission service provider na hawakan ng system operations. Kahit niya ang NGCP ang inisyal na sinisisi sa outage ng inisyal o ilang opisyal, gaya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi paligtas sa issue ang mga operators ng power plant. Samantala, hindi pa tinutukoy ni Dimalanta ang mga posibleng karaping parusa ng nasabing transmission service provider. Ronda, Pilipinas. Nalagpasan na ng Bureau of Immigration ang target na 1.4 million na pasahero para sa nakaraang holiday season. Ito ay ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval ay matapos makapagtala ang ahensya ng 1.5 million arrivals
na malapit na rin na niya sa pre-pandemic figures na 1.7 million. Sa arrivals po natin, ang expectation po natin nasa 1.4. Umabot po ng 1.5 ang arrivals natin. So very close na po yan sa pre-pandemic figures, 1.7 arrivals. So yun po, may nakita tayong 1.5 arrivals for the month of December. So we can siguro say na talagang nag-bounce back na ang international tourism saka ang travel sector or after the pandemic. So we're really happy po na muli nang masigla siguro na matatawag yung atin pong mga paliparan nito pong nakaraang holiday season. May ilan bang paalala ang tagapagsalita sa mga pasahero upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang mga biyahe? Balik. Sa mga babiyahe po, don't forget po, your e-travel 72 hours before departure or before arrival, pwede nyo na po yung sulatan. Mas madali na po yan, inalis na po yan lahat ng mga sinusulat-sulatan sa paliparan for all government agencies po. Magkakasama na po siya in one platform. Pag aalis po, it's a reminder po na you have to be at the airport the hours before, check-in na po kayo and diretso na po kayo sa immigration area. Kasi ngayon po hanggang mga second week po of January, expected po talaga natin na medyo marami-rami po talaga ang mga bumabiyahe ngayon dahil ito po ang peak season. Iyan po ang tininida na Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa eksklusibong program ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Sa madala at ang gabutay ng isang report, NGCP minunggay mapasailalim sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan, private kasi yan. Alamin natin ang report ni Patrol Love at Tina Nolasco. Tina! Inihirit ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na i-nationalize o isailalim sa pamalakad ng gobyerno ng Pilipinas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, isang pribadong grid corporation. Ito ang mungkahin ng mambabatas kasunod ng malawak ang pagkawala ng kuryente sa Panay Island at ilang bahagi ng Western Visayas at rekomendasyong mamuhunan ang Maharlika Investment Corporation sa NGCP. Ayon kay Manuel, tanging mga mayayaman at makapangyarihan lamang kasi ang makikinabang sa naturang naunang suwestyon na mag-invest ang Maharlika sa NGCP. Kahit mas mainamaan niyang direktang gamitin ang pondo ng bayan para manationalize ang korporasyon. Bukod pa rito, ipinanawagan din ng Kabataan Sulon ang pagbasura sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na anya'y dahilan kung bakit napasailalim sa pribadong pamahala at dayo ang pag-aari ang ari-arian ng Estado. Kasabay nito, giit ni Manuel, dapat mapanagot ang NGCP at iba pang kaugnay na ahensya sa nangyaring blackout. Mabatid na sa darating na Webes, nakatakdang sumalang sa investigasyon ng House Committee on Energy ang malawakang blackout sa isla ng Panay. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa MP ng Maytonong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Tila roller coaster ride na naman o tila roller coaster ride naman ang naging sitwasyon sa presyo ng supply ng agricultural products. Dumating pa nga sa puntong kinailangan ikasa ang price ceiling sa bigas para mapigil ang pagsirit ng presyo nito. Kumikilos din naman ang ilang grupo tulad ng Sinag para maging kaagapay ng gobyerno sa pagtiyak ng mga maayos na presyuan sa supply ng agri-products. Narito ang isang special report ni Jessa Barameda. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback. News Hoopers, DWIZ Year-End Report. Mahalaga ang pagkain, lalo't ito ang pangunahing kailangan ng bawat tao at hindi tayo marahil mabubuhay kung laging walang laman ng ating tiyan. Pero sino ba naman ang matutuwa sa tila hindi maawat na pagsirit ng presyo ng pagkain? Pagpasok pa lamang ng January 2023, bumungad ang kaliwat price increase sa gulay, karne at isda bunsod ng pagbilis ng inflation o paggalaw ng presyo ng bilihin. Simula February 2022, sumirit ang presyo ng ilang agricultural products tulad ng trigo kaya't nagmahal ang harina na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay.
Nagkaroon din ng domino effect sa iba pang agri-products gaya sa pataba o fertilizer na lalong nagmahal simula pa noong isang taon, ang nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ay dahil ang Russia at Ukraine ay kabilang sa mga nangungunang producer ng fertilizer na mahalagang sangkap upang maging maganda ang amin ng mga magsasaka. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, hanggat mataas ang presyo ng fertilizer, ay tiyak na magmamahal ang palay at iba pang agri-products. Pakinggan natin ang pahayag ni SINAG Chairman Rosendo So. Turns down, 6,600 pesos. Okay. Makatulong sana ito dun sa next cropping natin na bumaba yung presyo ng palay. Okay. And ito is up to now, hindi pa binibigay. Kung hindi may bigay ito, is hindi na magamit ito sa cropping na ito. Mm. And tataas ulit yung presyo ng ano. Siyempre automatic yan, pag tumaas yung palay, tataas ulit yung bigas. So yes, yun ang nakikita natin. Itinuro ring dahilan ni Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated at dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ang Rice Tarification Law o RTL, kaya't nagmahal pa ang presyo ng bigas. Sa ilalim anya ng RTL, tinanggalan ng kapangyarihan ang National Food Authority na mag-angkat ng bigas. Samantala, bagaman noong December 2022 ay umalagwa sa 700 hanggang 800 pesos ng kada kilo ng pulang sibuyas. Hindi pa pala tatapos ang kalbaryo ng karaniwang Juan de la Cruz dahil nananatili itong mahal hanggang sa unang bahagi ng 2023. Ayon sa Department of Agriculture, kailangan mag-angkat ng sibuyas upang mapababa ang lokal na presyo nito. Aminado naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsilbing Agriculture Secretary na sadyang kailangan mag-import upang patatagin ang supply particular ng palay, sibuyas, asukal at ilan pang agri-products at punan ang lumalaking demand sa pagkain ng mga Pinoy. Gayunman, nilinaw ni PBBM na hindi ito ang pangmatagalang solusyon upang makamit ang pagiging supisyente sa pagkain, lalo ng bigas. Kabilang naman sa mga inilatag na solusyon ng Pangulo ang pagpapatuloy ng Kadiwa program sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, maglalagay ng Kadiwa Center sa iba't ibang panig ng Pilipinas kung saan mabibili ang cultural products. Maliban sa bigas, nagmahal din ang karneng baboy, manok, isda at gulay, itlog, lalo nitong katatapos lamang na Christmas season. Ito ayon sa Philippine Egg Board Association ay dahil sa tumataas na demand na kaunting supply dulot ng bird flu outbreak sa poultry industry at African swine fever sa hog industry ng bansa. Nito lamang Desyembre 12 na aprubahan sa ikatlot huling pagbasa sa Senado ang bersyon nito na Senate Bill 2432. Ang naturang panukala ay sinertipikang urgent ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng solusyon ng gobyerno upang patatagin ang food supply, partikular ng bigas. Nobyembre 3 naman nang tuluyan ng magtalaga si PBBM ng isang full-fledged agriculture secretary sa katauhan ng negosyanteng si Francisco Chu Laurel Jr. Si Laurel ang humalili kay Pangulong Marcos na mahigit isang taong nagsilbing kalihim ng DA. Kumpiyansa naman si PBBM sa kakayahan ni Chu dahil nagmula ito sa fishing sector bilang may-ari ng isa sa pinakamalaking fishing corporation sa bansa. Para sa News Cooper's DWIZ Year-End Report, ako si Jess Sabarameda, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by PagCor. Also brought to you by PhilHealth, PCSO, Hindi Umuurong sa Pagtulog, at Herbalaya. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahit ay ginhawa. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap po tayo ng isang report regarding sa Pista ng Nazareno. Mga balita at impormasyon sa Pista ng Nazareno. Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Alamin po natin ang sitwasyon dyan po sa may Plaza Miranda. Nandyan ngayon live si Patrol 5, Ayayu Bango. Kuya Aya, ano ang sitwasyon diyan? Ala, ay matiwasay. Harapan ng Quezon Church, Plaza Miranda ito.
At mayroong mga bakod na bakal at hindi pa sila nakapasok na kung sino-sino. Ang nasa loob lamang ay number one, mga taga-media, police, Bureau of Protection, at Metro Manila Development Authority. Sapagkat ngayong alas 11 ng umaga ay magsasagawa ng ocular at inspection si DILG Secretary Benhar Abalo dito sa area ng Quiapo. At sa ngayon ay handa-handa na yung mga opisyal ng MPD yan para sarubungin si General o ito si DILG Secretary Benhar Abalo. Si Ingo ng Metro Manila Development Authority. Kumusta? Kumusta yung operations natin kanina? Paglilinis ng paligid ng Quiapo? Well, so far, naging maayos naman po ang paglilinis natin. Kahit paano, malaki ang binawa sa ating mga kumbaga naka-obstruct sa ating lansangan, no? Especially dito po sa ating ruta ng prosesyon. So, we are very thankful na kahit paano ating mga kababayan ay nakipag-cooperate po sa atin itong ilang araw na ito. Kumbaga rin, ngayong araw na ito hanggang bukas, tuloy pa rin yung pagbabawal doon sa number coding. Yes, tama po kayo. No? As of the moment, kumbaga yun po ang directive ng ating ahensya para po paano makatulong po ito sa ating kumbaga pag-manage ng traffic scheme po natin. Sa operations ninyo, clearing operations ninyo, wala ba naman tayo mga na-encounter ng mga problema? So far naman, wala naman po masyadong problema. Yun nga lang po, paulit-ulit, meron pa rin po talagang mga nakahambalang kahit na alam naman nilang bawal sila po marada. So, kumbaga hindi na po ito, hindi na po ito sa hindi nila alam. Kumbaga, it's just about discipline na po ito. Salamat. Gabriel Goa, no? Kuya Aya. Oo, katanungan lang. Confirm na ba na ipapatayin yung signal? I-jam yung signal bukas at anong oras? Mula anong umpisa ng oras? Tayo kung kailan ipatutupad yung pagputol ng signal ng mga communication. Sa ngayon po, hindi wala pa po ang informasyon tungkol dyan, no? But definitely magkakaroon po tayo ng ganun para po sa safety rin ng lahat ng mga atin dito, lalo na sa mga buto natin. Oo. Sa PNP ba nagsalita na sila, Kuya Aya? Sa PNP may nakausap ka na ba na pwedeng mag-confirm na kung anong oras pwedeng kung anong oras sila papatayin yung signal? Wala pa. Si General Martatas. Oo. Si General Martatas. Sige, feed mo na lang sa amin para ma-warningan yung mga kababayan natin. Nagpapa-interview ba? Oo. Oh. Ano daw? Si General Martatas. Oo. Yeah. Hindi namin masyadong masyadong malinaw. General Sir. General Martatas. Sabi ko lang tayo sa DWRC sa Channel 23, Sir. Pwede ba? Tatanong lang ako na rin tungkol sa... We'll wait for the... Ayaw magsalita. Ayaw. Oh, secret si siguro. Ma'am, kayang tinuturo ni General Martatas. Yes po. Magandang umaga po, Lieutenant Colonel Juni Salas po, ang Public Information Officer and Spokesperson of the National Capital Region Police Office. Ayaw, pakitanong mo, Kuya Aya, kung meron silang anong schedule. Dennis? Ma'am, magandang araw po. Dennis Antenor Jr. po from DWIC dito. Live po kayo sa DWIC at Aliw Channel 23. Ma'am, may confirmation na ho ba na papatayin po yung signal during the translation at mula anong oras up to what time? Asa ngayon yung confirmation, pero as part of quality measures. Oo. Kuya Aya, hindi masyadong malinaw yung... Hello, sir? Oo. Ma'am, pakiulit lang po. Ano po yung sagot po ninyo? So, sa ngayon po, wala pa po tayo na kuhang confirmation from the NTC. Pero kami po sa part ng PNP, nag-request na po kami yan. Oo. Ano po ang request ng PNP, madam? Ano, from what time? Isang araw po ba yan? Bukas? Ganito. Okay,
Medyo mabigat. Oh, importante, na nag-request sila na... Ngayon pa lang. Ayan, yung signal natin. Oo, oh, yung signal. Alam mo, nasa gitna ang Plaza Miranda. Gitna ng Plaza Miranda, patul po lang signal ng Smart. Oo. Oo. Sige kuya, balikan ka namin. Hindi nakagandahan yung iyong signal din eh. Balikan ka namin para mas malinaw pa mamaya. Oo, okay. Oo, may jamming sa akin. Sige, balik mo sa'yo. Ito yung pangang mga pan. Dahil pangang mga pan. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, siguro naman na balitaan ninyo ha. Aprobado na ng Department of Trade and Industry ang hiling ng mga manufacturers na taasan ang suggested retail price ng ilang mga pangunahing mga bilihin natin, ha? Okay, ito ho yung ibang magkakaroon ng taas presyo. Kasama po dyan ang sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meats, canned beef, at mga pampalasa sa pagkain. Taas din ang SRP ng sabon, kandila, at baterya. Naku, para lahat na yun, ano? Pagka in-analyze mo yung linyang yun. Teka, nasa linya po natin ang DTI, si ASIC Amanda Nograles. Ayan, suki na natin ito. Si ASIC Amanda Nograles ng DTI. ASIC, magandang araw and Happy New Year po! Hello po, Happy New Year. Maganda araw din po, Sir Dennis. Oo, naku, hindi ho masyadong umpisa. Maganda umpisa. Happy New Year natin. Ito hong balita na, ito ho'y aprobado na, no, ng DTI ASIC, eh, no? Hindi pa po. Yun. Sir, i-correct ko na po. Wala pa po tayong nai-release na kahit anong approval or concurrence sa mga na-file Oo. Na notice of price adjustment. Yun lang po i-clarify natin yun lang una. Yun, hindi pa aprobado. Ibig sabihin, pinag-aaralan pa rin ng DTI. Lalong-lalo na itong mga produkto na binanggit ko, ASIC, ano? Opo. Tapos, sir, inawin ko lang din Sige po, po, no? So, Sige po. Hindi po lahat mag-i-increase ng presyo. Oo. Kasi po, ang laman po ng ating suggested retail price bulletin Oo. Na nailabas natin noong February 2023, Oo. 217 items dyan. So, ang mga humihingi ng price adjustment, 29% lang nung 217, 63 items lang. Oo. Yung kabuuan na 154 or yung 71%, yung laking porsyento nitong mga basic necessities and price commodities, hindi po magbabago ang presyo. Oh, okay. Yung 63 items lang po. So, halimbawa, kung meron po mga variant, ilang brand lang po ang nag-file ng notice of price adjustment. Hindi po lahat. Ah, kumbaga, yung 63 items na yon ay manufacturers at hindi industriya. Ang manufacturers po, 18 nga lang po, sir. Oo. 18 lang po. So, yung 63... ang kada count niya, isang brand, isang variant. Oo. So, bawat kategorya, halimbawa ng milk, hindi po lahat ng processed milk magtataas. Okay. Iba pong brand and variant na nag-retain po ng presyo. At sa mga susunod na araw at mga linggo, kung sakasakali po na mapag-aralan po ng DTI, ito mga humihiling na manufacturers, kayo naman po ay maglalabas ng listahan kung ano po yung mga brands na yon at magkano ang taas. Ang mangyayari po dyan, sir, Opo. Kami po, gaya po ng commitment namin ni Secretary Pascual, Opo. Hindi po magsasabay-sabay ang okay. pag-approve ng DTI sa mga price adjustment kasi ang hirap-hirap ang taas na ng presyo ng Tama. Mga bilihin ngayon. So, ipe-pacing natin. Gaya nga ng sabi natin dati, yung ibang mga nag-file sa amin ng price adjustment, mantakin nyo, 2023 pa, early 2023 pa, yung last. 2022 pa. Mm. Hindi namin inaksyon na napigilan natin yan taas Uh-oh. Ng presyo. Uh-oh. So, yung mga naunang nag-file, yung mga 2022 or nung
for part ng 2023. Yan yung una natin na aprubahan. Isa-isa, hindi lahat sabay-sabay. Tapos, pag na-release po natin lahat ng mga approval natin, mga January or February, matapos natin yan, i-update natin yung suggested retail price bulletin natin. Okay. So, ibig sabihin, maglalabas din ng listahan nga ang DTI kung ano yung mga maa-aprubahan at papayagan po ninyo, ASEC, ganun. Yes po, pero sa dulo na, kapag na-approve na po lahat, yung 63. Okay. Kung sakaling ma-approve po. Kung sakali, o kung sakali. Ano ho yung panahon na pinag-uusapan po natin dito, ASEC? After one month ba ito? Weeks ba pinag-uusapan natin? O days? ASEC? Opo. So, bali mangyayari niyan kami, isa-isang i-release natin yung mga letter, no? Okay. Kung sakaling magkaayos na yung computation ng manufacturer at DTI, tapos na po ang usapan. Yung manufacturer, pwede na niyang i-implement yan, ilabas na niya sa mga price tag niya. Pero, gaya nga ng sabi natin, ang mga manufacturer, marami yan, maraming mga distributor, maraming retailer yan. Tama. So, may panahon bago nila ma-update yung mga price list nila at saka yung bentahan sa merkado. So, kung sakaling ma-approve natin yan ngayong buwan, hindi natin sure kung gano'ng kabilis nila ma-implement or maging effective yung presyo. Pero kami po sa DTI, pag okay na sa amin, nire-release na natin, sila na bahala mag-implement. Mag-implement. Pero may sarili din po kayong listahan na lalabas sa mga website ninyo, sa mga Facebook pages po ninyo, para wawarningan din yung mga kababayan natin, ASEC. Ma-inform po ang mga kababayan natin kapag natapos na po yung proseso ng lahat po ng 63 para isahan na lang po. Tama. Okay, ASEC, ano ho yung primary na reason ng mga manufacturers na ito? Dahil sabi po ninyo, yung iba 2022, 2023 pa, around Feb pa, nagsabi sa inyo na kung pwede kaming magtaas. Ano ho yung mga primary reasons nila bakit sila magtataas, ASEC? Opo, karamihan sa kanila nagsasabi tumaas ang presyo ng mga raw materials. So halimbawa yung mga instant noodles, nagbahalang presyo ng flour, yung mga canned sardines, nagbahalang presyo ng tambal. Diba? So, iba-iba po yung mga kailangan nila para ma-produce yung mga items, no? Meron din pong nagsabi na tumataas po ang presyo ng labor, distribution cost. Tama. Naman po, yung mga production cost nila, yung iba pa, yung mga packaging cost. Halimbawa, yung mga delata, yung mismong lata. Yung tin can, medyo gumalaw din po ang presyo noon. So, iba-iba po yung mga dahilan, pero yan po yung mapangunahing sinasabi nila sa amin. At saka, importante dito, hanggang hindi kayo nag-go-go signal sa DTI, sila ay hindi pwede magtaas ng presyo, ASEC, ganun. Opo, hindi pa po kasi sila po, pag nag-file po sila ng price adjustment nila, kami naman po, may sarili rin kaming data, mga information. Dine-verify po namin yung kada sentimo talaga na hinihingi nilang price adjustment. At saka kung iba naman, kung hindi naman nag-adjust ng presyo, mananatili yung presyo, pero yung gramo o yung laman ng produkto nagbago, yan din inaaral din po natin yan. Kasi, syempre, kahit di man nagbago ang presyo, kumonti yung laman, di parang nag-increase na rin sila ng presyo. So, inaaral po talaga natin yan, masusing proseso po yung sa amin dito sa DTI. ASEC, sorry, medyo makulit po ako. Ano po yung mga pangkaraniwan na, ano po yung mga, yung laman po ng 63 yung manufacturers na gustong mag-increase, sila po ba'y nasa industriya? Di kape, tinapay? Opo. Yes po, yung nabanggit niyo po kanina sa report, yun po yung mga apektadong kategorya. Iyon. So, canned sardines, processed milk, kape, tinapay, instant noodles, asin, bottled water, processed beef, at saka po yung mga condiments natin. Tama. Tapos po dun sa mga non-food items, sabon, yung toilet soap, kila at saka baterya. Yan po yung apektadong mga kategorya. Iba-iba po yung mga manufacturers. 18 po sila yung total na nag-file sa amin. Oo. Balikan ko lang po yung tinapay. Pati ho yung tinapay, meron hong request na pwede sila magtaas ng presyo, yung tinapay. Opo. Meron po sa bread. Kasi na parang...
Na-recall ko, itong Pasko yata, gusto yata nilang magtaas ng presyo, pero hindi sila pinayagan ng DTI. Napakiusapan po ng ahensya po ninyo at ang gusto nila ay magtaas na ng presyo ngayong 2024. Asek, tama? Opo, yung sabi po kasi namin sa kanila, kung pwedeng wag muna sa 2023 para maka-experience naman tayo ng masayang Pasko, no? Oo. Tapos, so ito na po sa 2024, ang sabi namin, sige, processing na po, pero isa-isa lang po ang paglabas, hindi po sabay-sabay. Iyon. Okay, linawin lang natin, Asek, ha? Wala pa kayong nilalabas na listahan ng mga nagtaas na ng presyo. Baka ho ito ay kumalat at gawing samantalahin ng mga ibang mga mapagsamantalang mga negosyante. Ibig sabihin, ang Department of Trade and Industry hindi pa pumapayag at wala pang list. Yes, okay. Tama po yan. Wala pa pong nare-release. Iyon. Okay. Asek, maraming salamat po sa paglilinaw na yan. Ha? Maraming salamat po dahil kayo na umaga pa ako nakakabasa ng mga balita na nagtaas na daw ng presyo at may listahan na daw kayo. Oo. Salamat din po sa pagkakataon na makapag-explain po. Thank you po, Sir Dennis. Maraming salamat po. Mula po sa Department of Trade and Industry, si Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI. Honda Pilipinas. Si Dennis Antenor Jr. Honda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Honda Pilipinas. Hanggang po tayo ng report. Prangkisa ng NGCP, panahon na daw para seryosoing repasuin ang Kongreso. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bowero. At Sally, go! Panahon na para agaran at seryosong repasuhin ng Kongreso ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ang kay Senator Amy Marcos ay para mapag-aralan kung anong magagawa ng gobyerno para mapukpok ang NGCP o kay kung paano ito mapapatawan ng parusa gaya ng multa o kaya suspension o revocation ng prangkisa. Ayon kay Senator Marcos, halos taon-taon na lang ay nire-repaso ang prangkisa ng NGCP dahil kada taon ay nagkakaroon ng malawakang power outage pero hindi pa rin natututo sa mga pagkakamali ang NGCP. Isinisiri ni Senator Marcos sa NGCP ang may apat na araw na power outage sa Panay Island noong nakaraang linggo. Dahil maliwanag ang itong kaso ng mismanagement ng NGCP sa power grid at epekto ng pagkukulang ng NGCP sa pag-invest sa interconnectivity at reserve requirements o reserbang kuryente. Marami anyang interconnection projects ang NGCP na delayed at meron dito na aabot ng 7 taon ng atraso. Patunay anya ang hindi pa natatapos na Cebu Negros Panay Backbone Project, ang Visayas Mindanao Interconnection Project na nakaagap sana umano o nakapigil sa problema sa supply ng kuryente sa Panay. Habang ginigitan man ang NGCP na hindi nila trabaho ang generation ng kuryente, iginiit ni Senator Marcos na sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at sa ilalim ng franchise agreement nito, ang pangasiwa sa power grid ay pangunahing concern o pangunahing pananagutan ng NGCP. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Honda Pilipinas! Samantala, isa pa mong report! Mga balita at impormasyon sa pista ng Nazareno Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Mahigit 30 mga deboto ang nabigyan ng paunang lunas dito sa Pahalik sa May Quirino Grandstand po yan. Mga deboto, mahaba na ang pila dyan po sa May Pahalik. Alamin natin ang report ni Patrol 5 IAU Pangko. Kuyaya, go! Umaabot na sa 31 mga deboto ang nabigyang servisyong medikal na nakibahagi sa Pahalik dito sa Quirino Grandstand, Luneta. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, kalimitang binigyan ng first aid o mga paunang lunas, ang lima rito ay nagkaroon ng sugat sa paa. Umaabot naman sa 20 ang nagpasuri rin ng kanilang mga blood pressure at ilan naman ay nakaranas ng pagkahilo. Una nang sinabi ng pamunuan ng Quiapo Charge at ng mga otoridad na magbaon ng tubig at kumain muna bago magpunta sa Pahalik. Sinabi naman ng Manila Police District na mula noong Sabado
Enero 6, alas 6 ng gabi hanggang kaninang alas 8 ng umaga ay umabot na sa 42,210 ang bilang ng mga deboto sa Kapistahan Parintim na Nazareno. Samantala, paunti-unti nang humahaba ang pila sa pahalik at asahan na mas dadami pa itong mga deboto hanggang mamaya. Ito yung panorama number 5. Ay, yung pangkaparasyempe ng Matalang Lakas, DWIC, na babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Tuloy-tuloy ang mga report. Kahandaan ang Pangulo na makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, suportado ni Senator Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. At Celi, go! Dapat na agarang makipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upo sa SMNI. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos makaraang magpahayag ng kahandaan ng Pangulo na makipag-usap kay dating Pangulong Duterte makaraang question nito kung bakit apektado ang kanyang programa sa Sunshine Media Network International o SMNI ng ginagawang imbestigasyon sa Naturan TV Network. Gilid ni Senator Marcos, dapat ngayon makipag-usap ang Pangulo kay dating Pangulong Duterte. Wala anyang masama na makinig sa mabuting payo, lalo na kung galing ito sa dating Pangulo. Ay sa senadora, sino ba natatakot sa SMNI at sino natatakot kay dating Pangulong Duterte? Kayong marami ang nagmamahal dito at anuman na may papayo nito sa naturang usapin ay tiyak na makabubuti sa bansa. Matatanda ang una rito ay sinuspinde ng 30 araw ng National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng SMNI. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad na DWIZ Patrol Report! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa, DWIZ Balita sa Ibang Bansa! Nasawi ang dalawang katao habang siyam na iba pa ang sugatan sa nagbangga ang sasakyan dyan po sa may California, USA. Hala, ayon sa mga otoridad, sangkot ang 35 sasakyan sa nasabing aksidente na naganap bandang alas 7:30 ng umaga nitong Sabado sa kanluran ng Bakersfield. Kaugnay nito, sinabi ni Kern County Fire Department spokesperson Jim Calhoun na ang visibility ay mahigit 10 feet nang dumating ang mga crew sa magulong eksena. Kay nasakutan naman ng 17 na pampasayarong sasakyan at 18 na malaking rig ang nasabing aksidente na kumalat sa halos kalahating milya. Ronda Pilipinas! Samantalang pabalakasan Zambales eruption hindi umubra sa rematch kontra Taguig City Generals sa NBL Chairman's Cup. Sports News mula kay Kim Gomez! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa muli nilang pag-aharap, dinomina ng defending champs na Taguig City Generals ang baguhan sa liga ng Zambales Eruption. Matatandaan na nangunguna ang parehong kupunan sa standing sa kanilang grupo, kung saan claim 2-0 record ang hawak ng Taguig, habang ang Zambales naman ay mayroong record na 2-1. Magmula first quarter pa lamang hanggang sa matapos ang laro, hawak ng Generals ang double-digit lead, kung saan naiangat pa nila ang kalamangana sa 17 points nang matapos ang third quarter. Natapos ang laban sa score na 101-86 at itinanghal bilang best player of the game ang kanilang star player na si Mike Sampurna na gumawa ng 18 points, 11 rebounds at 8 assists. Sa ngayon, nananatiling undefeated ang Taguig City Generals na mayroong 3-0 win-loss record. Kaya, para sa mga maaksyong laban, subaybayan ang National Basketball League dito sa Alip Channel 23. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest bagong-bago! Fresh na fresh! DWIZ Showbiz News! Pelikulang Rewind ni na Marian at Ding Dong,
mahigit, wow, kalahating bilyong piso na ang kinita. Napanood nyo na ba yan? Ako, napanood ko na yan. Ang ganda niyan. Showbiz Report ni Anto. Para sa aking balitang showbiz, patuloy sa pamamayagpag ang pelikulang Rewind ng mga asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes. Hanggang sa last day ng Metro Manila Film Festival kahapon, December 7, puro sold out ang mga sinihan na pinaglalabasan nito. Dahil dito kaya't runaway winner ito kung kita ang pag-uusapan sa ibang kasali sa Metro Manila Film Festival kahit na walang award na nakuha ito. Naging word of mouth nga ang ganda na nasabing pelikula kung saan ang tema o manon ito ay nasa huli ang pagsisisi. Kaya't marami nga mga lumalabas sa sinihan na magha ang mga mata. Sa kasalukuyan ay may gitna sa kalahating bilyon ang kinita ng nasabing pelikula. Malayong-malayo ito sa figure ng kinita ng pangalawa ng malyari ni Piolo Pascual. Noong Sabado ay umabot na sa 600 million ang kita ng Rewind, kung saan malaking-malaki pa ang nadagdag dito kahapon dahil puro sold out nga ang mga sinihang pinaglalabasan nito. Sa kasalukuyan ay ongoing na rin ang international screening ng Rewind sa Guam, Saipan at USA, kung saan nakakasana rin ang screening nito sa Italy, Australia at New Zealand. Samantala, ang latest update, extended ang showing ng lahat ng pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival hanggang January 14. At yan aking balitang showbiz para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tama. Ronda, Pilipinas! Samantala, sobrang kalungkutan, may masamang epekto nga ba sa kalusugan? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Isa ka ba sa mga taong nalulungkot ngayon? Kung tipong you're not okay kasi may problema kang pinagdadaanan, hala, may sabi-sabi pa naman ang karamihan na ang labis na kalungkutan ay nakakapagdulot daw ng masamang epekto sa kalusugan. Tara, patunayan nga natin ang claim na yan. Ayon kay Dr. Mark Gilinov, MD, isang cardiologist, ang mga negatibong emosyon ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng vascular reactivity at may posibilidad na magkaroon ng blood clots. Dagdag pa sa health.harvard.com na ang labis na kalungkutan ay nakakapagdulot ng demensya, pagliit ng size ng utak at poor function of skills tulad ng hirap magplano ng mga bagay, madaling madistract kasi hindi makapag-focus at madalas na nagiging makakalimutin. Bukod dito, isinaad sa University of Rochester Medical Chester na ang psychosocial factors gaya ng depression, job loss at grief ay nagiging dahilan ng heart attack at cardiac arrest sa isang tao. Ayan ha, hindi naman masamang maging malungkot, pero sana isipin din nating humanap ng rason upang ma-divert ang ating kalungkutan at mas mainam kung kumonsulta din tayo sa mga doktor upang ang kalungkutan ay hindi maging rason ng ating kamatayan. Ronda, Pilipinas! At bago tayo mag-tapos, meron tayong patama quote of the day. Ang hindi marunong lumingon sa pinagkakautangan, hindi na makakaulit kailanman. Ang bira ba sa akin manapunta ito? Oo, alam nyo, pagka nangutang kayo sa sobrang liit ng mundo ngayon sa social media, maraming makakaalam na hindi ka marunong magbayad ng utang. Oo, sa sobrang digital na ang buhay ngayon, mababalitaan at mababalitaan pagka hindi ka nagbayad ng utang. Utang na loob. Magbayad kayo ng utang. Dahil naman yung pinautang sa inyo, hindi yan sobrang pera. Yan naman din ay pinaghirapan nila. Tandaan nyo, hindi pera ang inutang ninyo dyan. Ang inutang ninyo ay tiwala. Yun. Amen? Amen. Yan po ang kabuhan ng mga balita at informasyon sa Ronda, Pilipinas. At tabayan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topacio with Doc Shea Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama!